Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Jubilin Taganila ng CRC San Pedro Jotro Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa Salita ng Diyos. Ngayon bagay ating pong pagbulay-bulayan ang Salita ng Panginoon na matatagpuan sa Numbers 2, verse 3 to 9, na pinamagatang, The tribes come to the east of Tabernacle. Pero bago po iyon, ako po inyong samahan sa isang maikling panalangin. Panginoon, muli maraming salamat sa umaging ito na pinagkaloob niyo sa bawat isa upang makinig at magdilay ng inyong salita. Kami po ay inyong samahan sa ayong pag-aaral sa umaging ito at nawa ikaw ang maitaas at madakila. Patuloy niyo kaming puspusan ang inyong wisdom at knowledge na sa ganoon ay maging malinaw ang bawat salita na aming marinig ang matutunghayan sa umaging ito. Ito po ang aming samat talangin sa tayang ngalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon naman po ating basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Numbers 2 verse 3 to 9. Verse 3 to 8, sa gawing silangan, magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni Judah, Issachar at Zebulun. Lipi, Judah, pinuno na Ason anak ni Aminadab bilang 74,600. Lipi, Issachar, pinuno na Taniel anak ni Zuar bilang 54,400. Lipi, Zebulun, pinuno Eliab na anak ni Helon bilang 57,400. Verse 9, ang kabuuan ng pangkat na ito ay 186,400. Sila ang mauuna sa bawat paglalakad. Pagpalain ang salita ng Diyos. Inilarawan sa aklat ng mga bilang ang mga naganap sa loob ng 40 taon na paglalakbay ng mga Israelita mula sa ilang ng Sinai patungo sa lupang pangako. Isa sa mahalagang inutos ng Diyos kay Moises ay ang paggawa ng census kung saan nakatala rito ang bilang at pangalan ng buong sambayanan ng Israel ay sa kanilang angkan at lipi. Ang tatlong tribo na katalaga sa silangang bahagi ng tabernakulo ay sina Judah, Issachar at Zebulun. Sila ang ika-apat, ika-lima at ika-anim na anak ni Jacob kay Leah. Sina Ason, anak ni Aminadab, ang mamulo mula sa lipi ng Juda na mayroong 74,600 na sandalo. Sina Taniel, anak ni Zuar naman, ang mamulo mula sa lipi ng Issachar na mayroong 54,400 na sandalo. At ang panghuli ay si Eliab, na anak ni Helon naman, ang mamulo na mayroong 57,400 na sandalo. Sila ang tribo na katalaga sila ang bahagi ng tabernakulo. Sila ay inutusan ng Diyos na gumawa ng kailang tolda at magsama-sama sa ilalim ng kanilang watawan. Sa halos 40 taon na paglakbay ng mga Israelita patungo sa lupang pangako, natutunan nila ang tungkol sa pagtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Kanilang nalaman na ang kawalan ng pananampalataya o kawalan ng tiwala ay nanggudulot ng espiritual na kapamukan. Ang mga Israelita ay minsan ang sumuway sa pinag-uutos ng Panginoon kung kaya't nakaranas sila ng kapamukan. Pero dahil sa kabagan, kabutihan sa kanila ng Panginoon, ay sila pa rin ay pinatawag at nila sa lupang pangako. Ganun din sa ating mga magulang. Minsan, tayo ay sumusuway sa kanila dahil gusto natin na masunod kung ano ang ating naisip. Hindi natin naisip ang posibleng kapahamakan na mangyayari sa atin para lang sa pansariling kagustuhan. Ang katigasan ng ulo at pagsuway ay posibleng magdula sa atin sa kapahamakan. Pero ang pagsunod ay may kaikibat, nagantimpala at kaginhawaan. Para sa ating conclusion na matagpuan sa Awit 119 verse 2, mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran. Buong puso na gahanap sa kanyang kalooban. Sa atin pong pagkatapos, samahan niyo po ulit ako sa isang maikling panalangin. Muli, Panginoon, maraming salamat sa mensahe na pinahayag niyo sa bawat isa. Tunay nga na ang pagsunod sa iyo ang masigit na mahalaga upang kami hindi mapahamak. Patuloy mo kay Panginoon na puspusan ang iyong pagpapala at nawa ikaw ang patuloy na manghari sa isip at puso ng iyong mga tunurin na mga anak. Patuloy mo i-bless ang programang ito na sa ganoon ay sumaya pang tao ang maabot ng iyong salita at pagpapala. Muli, ito ang aming samot na langin sa tayong ngalan lamang ng Inyong Pasesus. Amen. Maraya po salamat sa pagibahagi sa programang Tinapay Mula sa Langit. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos upang ating maunawaan ang gusto na iparating sa bawat isa. Kaya naman po muli ninyo kami samahan bukas sa pagnilay nila ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya niyo po itong i-share upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Malaya pong salamat sa inyong pakikibahagi and to God be all the glory.